Okay, dito na naman tayo ngayon sa mga panibagong video na ating reaksyon dito tungkol sa kay Bantag at saka kay Rimulya. Kaya mga kabuhawi, kung bago ka pa lang sa aking channel, siyempre huwag kalimutang mag-subscribe. Okay, itong video na ngayon ating bibigyang reaksyon. Ito po ay galing sa ating kaibigan Banat PH at Update TV. Or Update TV, Banat PH. Kung kayo hindi pa nakapag-subscribe dito, yan, tulukin na natin at samahan na natin. At hindi na natin patagalin itong Rimulya serie at saka Bantag serie. Nagkainitan na ngayon dito sa... Grabe itong usapan ngayon tungkol sa dalawang magkatunggali. Yan. Sa mundo ng social media, Secretary of Justice Buying Rimulya at Suspended Bucor Chief General Bantag. May isa umanong malaking issue na tila tinatabunan daw ayon ito sa marami sa ating mga kababayan. Talagang Bantag Rimulya. Talagang Bantag Rimulya ngayon. Ka, kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel na ito, huwag mo nang patagalin 'yan. I-subscribe mo na 'yan. Yeah. At huwag mo ring kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa lahat ng bagong video. Yes. At 'yun na nga mga kachika. Tanong ng marami, ano na ba ang nangyayari? Mukha kaya daw umanong nag-iingay itong si Secretary of Justice Buying Rimulya ay para di umano di mapag-usapan ang kaso ng kanyang panganay na anak. Ayan din! Okay, ayan din. Ngayon ang pinakamatindi kasi sabi dito sa video na ating bigyang reaksyon ngayon. Kaya itong nag-iingay si Rimulya tungkol sa kaso ng kanyang anak na si Juanito Jose Rimulya Diaz III kasi ito po ay nakalabag sa kaso ng drugs. Kaya ito nag-iingay, parang si Bantag daw, kaya iniingay niya dito ang kabantag na serye ngayon para matakpan itong kaso ng kanyang anak. Alam man ang pinagbabawal na damo o marijuana. Mm-hmm. Subalit ito nga ang inusisa ng dating PCO Secretary na si Attorney Trixie Cruz Angeles sa kanyang live broadcast. Inihatid niya ang pinakabagong development at depensa ng kampo ni Rimulya sa korte. Ayon pa kay Attorney Trixie Cruz Angeles, naghain ng not guilty si Juanito Rimulya. Bukod pa dito ay napag-alaman din ng opisyal na namuo sa pagkakadakip kay Juanito ay wala na sa kanyang pwesto sa PDEA. Itinanggi naman ni former PCO Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na sa hindi naman kinalimutan ang usaping ito. Sadya daw na isang network lang ang nagbabalita nito at hindi naman malaman kung ano ang dahilan kung bakit nagkaganon ang mahalaga ay umuusad ang kaso. Matatandaan na sinabi ni Secretary of Justice Rimulya sa una pa lamang ay hindi niya pakikialaman ang kaso ng kanyang anak dahil na sa hustong gulang na ito. At dahil nga sa balitang ito, hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaingat komento. Ayan. At ayan, maliwanag, di ba? Dapat talasan po. Kuya, mga dapat talasan ang mga mata at tainga sa mga mangyayari. Huwag tayong magbulag-bulagan kung ano ang totoo para maging mapayapa po ang ating bansa, disiplina at tunay na sumusunod sa batas para magtagumpay.
Siyempre, anak niya ang kinukonsinti. Eh, siyempre, anak niya ang kinukonsinti niya. He will do this of very best na makaya ang anak para makulong. Maniwala ka ba? Naman na di na, di na pakialaman. Peps, we are not born yesterday. Alam natin na malaki ang impluensya ng tingnan niyo kung nakahuli sa anak, imbis na parangalan, natanggal after 2 days. Ano yon? Kalukuhan? Imbis na kaya dito kahit naman sinong ama kung mga ganitong pangyayari talagang hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo tutulungan ang inyong anak. Miss, kasi kung ang tubig at ang lana ay paghaluin, natural, siyempre ang lana po ay maninigbabaw. Kaya mahirap paniwalaan sa mga ganitong sinasabi na yan po ay nasa tamang edad na at hindi na natin kontrolin o hindi natin tulungan. Napaka hindi nakapanipaniwala yung mga ganyang usapin. And quote, topic natin for today is to update kasi marami po nagsasabi, wala na naririnig tungkol doon. Ayan, courtesy of Ma'am Trixie, yung dating spokesperson ni BBM. Pamilya. This is the Juanito Jose Diaz Regulia case at dalawa po ang charges sa kanya. So what we'll just do here is para ma-update din kayo kasi hindi masyadong nakakuha ng attention yung mga subsequent events. Para hindi rin naman natin masasabi na wala na tayong narinig tungkol dun sa kaso na yun. Para fair rin lang. Alright, so let's have a look at this one. Okay, present muna natin tapos let's look at your questions. Ay, mali. Yan. So, lakihan ko lang. Yan. Alright. Amber Mulya case. Okay. Ano na nga ba ang latest? Diba? Ano ang latest? On October 10, ito yung mga nangyari before. On October 11 of this year, Juanito Jose Remulla was arrested by PIDEA at by PIDEA agents for receiving about 900 grams of high-grade marijuana. Dami, no? Apparently, the manner in which he received it is that there was a what they call a controlled delivery. Yung controlled delivery means yung ayan, marami talaga yung nakuha no, na illegal drugs or marijuana. According to some reports, okay, Remulla was allegedly expecting a delivery. Itong delivery was tracked through sharing of information by the U.S. Dangerous, parang PIDEA nila, yung Drug Enforcement Agency and the Philippine PIDEA. The PIDEA. So, PIDEA was expecting the package to arrive. What they did was, in-arrange nila na sila po ang mag-deliver. So that's what it means when they say that Remulla received the package to a controlled delivery. He was arrested immediately after that during the operation. So his father, the Secretary of Justice, Jesus Crispin Remulla, in turn released a statement saying he will not assist or intervene for his son. He says that his both father and Secretary of Justice, roles that he takes very seriously. And he says, we all know about unconditional love, but at 38 years old, he will have to face his predicament as a fully emancipated child. Ano yung ibig sabihin ng emancipated child? Kapag anak kasi, pag bata kasi, and you're a minor, you're under the care and supervision of your parents. When you're a minor, when you commit a crime at yung hindi pa pumapasok dun sa age of discernment, the court will determine that, then the liability does not fall on the child. But the civil liability will fall on the parent.
So in this case, ang sinasabi niya is hindi siya mag-intervene, he will not intervene, and he should, now his son should face the consequences of his actions. Okay, maliwanag na sinabi daw ni SOG na hindi siya mag-intervene kasi yung anak niya, yung pinapaliwanag ni Ma'am Trixie ngayon na nasa tamang edad na. And he says that... Pero kayo mga katunay, ito ang mag... Yan, siyempre, dito natin kasi mapansin no, kung ano talaga ang technique nila dito sa kaso ni sa kanyang anak. Nabanggit natin kanina na baka ganito ang ginawa kasi para doon matakpan ang ginagawang sa kasalukuyang kaso ng kanyang anak. Walang pinapanigan kasi kapag ka dyan sa posisyon na yan, no, kahit nga maging pulis ka, kung may kahit may kaibigan ka, walang kaibigan, kapag lumubag ka sa batas at nagkamali ka, dapat kang hulihin. Pero minsan kasi iba pa rin yung ano matimbang pa rin ang dugo, di ba? Kahit ihalo mo sa tubig ang langis, tama ba ako doon? Eh, langis pa din ang lalabas. Tama ba kayo? Meron pag mga ganun-ganun pa kasi ako eh. Pero mga katunay, kayo, tingin nyo. At syempre, naitutugma din itong kaso ni General Bantag sa pangyayari na si General Bantag ang mas pinapainit, no? At na DDN dito sa... at na sasangkot sa mga pangyayari. No, kaya iniisip ng mga tao na ganyan si General Bantag, parang ginagawa nyo lang na ano para mapag-usapan 'yan at baka limutan yung tungkol doon sa isang usapan. Oh, 'di ba? Kumbaga, ako'y nagbibigay lang ng ano. Kumbaga, inire-reaction ko rin ang aking mga nasasaksihan doon sa mga netizens at sa mga nakakausap natin is sineshare natin dito. Diba? Let justice take its course. What are the charges? One is Section 4, which is the importation of dangerous drugs or controlled precursors and essential chemicals. In this case, he imported a dangerous drug, marijuana. Marijuana. So, and he is not authorized to do so. The other charge is violation of Section 11, yung Dangerous Drugs Act, for possession of over 500 grams of marijuana. That's the Section 11, number 7. Okay. Penalty of life imprisonment to death and a fine ranging from 500,000 pesos to 10 million pesos shall be imposed on any person unless authorized by law who possesses any dangerous drugs in the following. Yan talaga. Life sentence pala dyan ang katumbas sa nahuli o nakuha na kilo ng marijuana kay SOG son. Drug in the following quantities. In this case, more than 500 grams of marijuana. On November 4, Remulla faced a Las Piñas prosecutor for preliminary investigation for two counts of violation of the Dangerous Drugs Act. He waived his right to file a counter affidavit, so the case was immediately submitted for resolution. Then, the case for importation was filed separately, and natapos lang po recently yung submission nun, he also did not file a counter affidavit. So on November 11, he was arraigned before the Las Piñas court for possession. Susunod na, wala pa pong court date, but he will soon be facing another court date on the importation charge. Okay. And that's it. That is the last, that is the last update that we got. So, ang susunod niyan ay, in his arraignment pala, he pleaded not guilty. Okay. Alright. Let's go back. Ayan yung update.
Yan kasi yung ina-update nila si Juanito, yung anak ni Arimulia ay nag-plead na not guilty. So, kayo na mga kabuhawi kung ano ang tama dyan, kung hintayin natin yung saktong resulta para malaman talaga ng taong bayan. Ang sa atin dito po ay kinukomment lang natin at reaction lang natin. Kasi marami kasi mga version na pabago-bago dito sa kaso. Kaya lahat ito ay may mga teknik sila, no? Kasi mga abogado po yan na sila. Now, can you check your questions? Sabi ni Osmeño, wala na yata kasi natakan ng bintang si General Bantag. No, hindi naman pwedeng ganun. So ito nga, kaya nga natin in-update because this was reported naman in the media pero mostly GMA lang. Yung ibang mga news, hindi yata masyado silang nakapag-report dito. So as we know, ang abogado po ni nung anak ni Sec. Wayne, is Kit Belmonte. Okay? He was a former... Ayan, may nagsabi dito sa komento na binabasa ni Ma'am Trixie na baka daw mawala na yung kaso ng kay Juanito kasi natakpan na itong kay Bantag. Pero sabi ni Ma'am Trixie, hindi po yan mangyari. Baka lang kasi yung ibang network daw na nagbabalita niyan ay naising tabi lang muna kasi nandito pa yung naiingay sila dito sa kay Bantag na Siri at saka Rimulya Siri. Our congressman of Quezon City. But, yun nga, so, notable nga, during preliminary investigation, humarap naman po siya sa fiscal for determination of probable cause at may finding ng probable cause na doon sa possession. Ngayon, sa importation, yun yung, hindi rin siya nag-file ng counter-affidavit, pinasubmit na yung case for resolution. So, humarap na siya dun sa hukuman for the possession aspect. So, may nangyayari naman. Ayun, at ating natong hayaan ang video na nagmula kay Banat PH Update TV. At syempre, credits to Attorney Trixie, yung na napanood nating video. At nagbigay ng updates doon sa anak ni Secre Mulya. Ayan ha, patuloy pa rin na nagkakainitan ang dalawang ito. At talagang isa lang ang masasabi ko talaga dito. Subaybayan na lang natin itong kasong ito. Kung hanggang saan at kung ano ang lalabas, di ba? Kung si General Bantag ba ay mapapawalang sala at lalabas na inosente. No? Ano ba talaga? Kasi syempre, kapag lumabas na inosente si General Bantag, siyempre, mapapahiya din si Secre Mulya sa pagbibigay nila ng paratang kay General Bantag. Ang ginagawa na lang ni General Bantag, talaga ipinaglalaban niya na siya ay inosente at wala siyang kinalaman sa anumang nangyari kay Mr. Percy. Ayan ha. So once again, I'm BT and I'm out. Peace! Okay, ayan, maliwanag ba ang ating reaksyon ng video ngayon. Kaya sa lahat ng mga nakikinig, abangan lang natin kung ano talaga ang resulta sa kaso o investigasyon nitong dalawang serye kay Bantag at saka kay Rimulya. Kung sino talaga ang lalabas na hindi nagsinungaling. Kasi may batas po tayong sinusunod at ginagalang po natin ang ating hukuman. Kaya abangan na lang natin sa mga sumusunod na kaganapan. Kaya huwag niyong kalimutan, tutukan dito at mag-subscribe na rin sa ating channel, Buhawi Vlog, para po kayo ay updated sa lahat ng ating mga video na i-upload. At siyempre, paki-like and share.